afternoon, good evening, no? Ngayon, bago na naman tayong vlog, no? Ano itong vlog natin, guys? 5 centavos to, no? 1970, no? 1970. Melchora Aquino, no? So, guys, no? Oh, may value ba to? May value to, siyempre. Yung bago nga, eh, binablog nila, eh. May value daw. Oh, lalo na to, siguro, no? Pero sa ngayon, pag-uusapan muna natin yung biography niya, no? Para meron naman tayong konting history, no? Sa coin. O, sino ba to si Melchora Aquino, no? Si Melchora Aquino, guys, no? Pinanganak ng 1812 hanggang 1990, no? Isang daan taon siya mahigit, no? Philippine heroine considered mother of the Philippines Revolution, no? Yun yung tawag sa kanya. Name variation niya, no? Known as Matandang Sora, no? Or Tandang Sora, yun ang kilala natin, eh, no? Pronunciation, Aquino, born in Barrio Banlat, no? Palaokan, no? Palaokan sa pinanganak, no? Palaokan Rizal, no? Now part of Quezon City. Oh, parte na ng Quezon City, no? Yun. Nang January 6, 1812, dun siya pinanganak, no? At namatay siya sa Pasong Tamo noong February or March. Yun, medyo ano, no? Medyo questionable yun. Ba't sasabihin lang February or March 1919, no? Yeah, sa tagal na ito, minsan, nakita nyo. Aga-alinlangan pa yung istorya natin, no? No, kung namatay sa Pasong Tamo, sabihin nila February or March 1919. Medyo ano yun, sa tagal kasi, no? Kaya yung coin na to talaga may value, no? March or February or March, no? Daughter of Juan Aquino, no? Magsasaka, farmer, no? And Valentina de Aquino, married, no? Kinasal sa kay Fulgencio Ramos, no? Yun, no? Pinanganak si kay Fulgencio Ramos, no? O tatay niya ata to, no? Juan Simon Epifania, also known as Estepania, sa Tornina Romualdo and Wala, no? Kasi medyo magulo itong ano, eh, yung biography na itong si ano. Pero siguro, depende sa site yan, guys, no? Kasi may site naman na minsan nakakuha tayo ng hindi naman natin talagang pinag-aaralan si Melchora Aquino, no? O ngayon lang kasi for vlogging, no? Pero siyempre, inaano natin yung dinudugtong din natin para meron information. Minsan may nakakuha tayo na yung site na hindi ganun accurate, no? Pero siguro konti lang naman yung difference nito, no? Marami naman nakilala nito. Kaya nga itong yung pagkamatay niya, hindi malamang kung February or March, no? O depende na lang sa taong sasalaysay ng historia niya tungkol sa minsan ginugugle natin, diba? Merong site na hindi credible, eh, notice tayo, minsan yun lang nakikita natin, no? So, kaya ngayon, guys. So, pero, mas importante sa atin yung value, no? Pero bago tayo pumunta sa value, guys, titingnan muna natin yung composition niya, no? Para malaman natin kung matibay nga yung metal na to, no? O para maingatan natin, no? Kasi kahit na hindi matibay yan, kung maganda naman at naingatan yun, may value yan, no? Ngayon, ang type na ito, no? Standard circulation coin, no? Ano ibig sabihin yun? Eh, umikot to, no? O umikot siya, pamilihan natin, no? Ginawa itong gantong klaseng coin, no? Yung mga gantong itsura ay 1967, 1974, no? Yun yung taon niya, years. Value, 5 centavos, no? Currency, piso. Composition, brass. O, matibay ito, guys, no? Kaya nga hanggang ngayon, maganda pang condition niya, no? Composition, no? Brass, 60% copper, 40% zinc, no? Taas, pero mataas ang zinc niya, guys, no? Hindi ako favorable sa zinc, eh, no? Pero minsan, okay naman kung inihahalo ng sa tamang ano, composition. Weight, 2.5 grams. Diameter, 18.6 millimeter, no? Oh, maliit lang. Thickness, 1.4 millimeter. Malipis lang, no? Oh, yun. Yung hugis naman, obvious naman na round, di ba? Demonetized, yes. Kaya nga, hindi na natin ginagamit, no? Ngayon, titingnan natin, guys, yung ano niya, no? Yung dami ng ginawa. Para malaman natin, eh, kung ito ba kinukolekta natin, sobrang dami, no? Kasi pag sobrang dami, minsan, pinilit ang value niya. Yun yung katotohanan ng marketing, no? 1972, guys, no? 55 million, na? 55 million. Yun yung dami ng ginawa niya. Marami ba yun? Sa panahon ng araw na, guys, no? Yung ganun karami, eh, ano na yun? Nasa middle siya. Nasa middle, no? Nasa middle yung dami niya.
Yeah, yun yung, pero ngayon, billion na kasi yung ginagawa. Yeah, minsan, hindi na natin sasasabihin na, oh, di ba, 55 million lang. Pero sa ngayon naman, kasi ngayon tayo, realidad na nung ulit time. Bago, pinipresyon na ng mataas. No? Eh, samantalang, eh, hindi naman, ano, hindi naman talaga, billion naman talaga ang ginawa. Ito, oh, sabi natin, 100 million to. No? Yung ginawa. Tinulaw yung iba. Tapos, nakasurvive, eh, diba? 1970, nakasurvive, eh, mga, sige natin, mataas na 1 million, eh, kasi talagang tinutunaw to. Hindi man natunaw, nadudurog na siguro sa tagal ng panahon, nabaon sa lupa. O, diba? Eh, ngayon, pag gumawa tayo ng coin ngayon ng mga piso-piso, 2 piso, 5 piso, diba? 2 piso, piso, karamihan piso, diba? 5 piso, billion eh, guys, billion eh. Kaya tinangangayin tayo yung panahon natin, 5 piso, 5 piso, gumawa ng 500 million. Maliit yun. Billion ang ginagawa ngayon. Kaya paano man sabihin na mas mataas ang value na compare dito? Pinagsisirculate pa yun, di ba tinutunaw? Kaya kung mangulekta kayo, yung gantong, ano, 1970, 5 centavos, no? O, kahit ano, di ba? Kahit anong coin, katulad nito, no? Babalag natin sa sunod ito. Ibang years, kaya nga minsan, pakala nila doble-doble. Pero hindi nila alam na, magkakaiba sila ng taon, diba? Saka, siyempre, may naghahanap, may bumibili para makompleto yung album. Hindi naman pwedeng bibili puro 1970. Siyempre, bibili yan. Yung kakaibang taon para makompleto yung album yan. Ngayon, guys, natitingin tayo sa pricing na sa eBay o sa Lazada. Titingnan natin, guys, no? Yun, guys, no? Nakakita tayo sa eBay, no? Kaya lang, 1 piraso. Pero mababa yung presyo niya. No? Mababa. Nakakita kami ng 1 piraso. Yun nga, 1 piraso na lang binabaan niya pa. No? Yan sa mga choices niya, no? Magkano yung nakita natin? 2.46, no? Hindi na ginawan 2.50. Pero dollars, so every centavos naman ang dollars na yung value. No? Pero walang shipping to. US yun, no? Pero sa Pilipinas, wala nagbibenta. Pero sa ako lang, no? Marami nakakalat, no? Marami. Kasi sa dami ng koleksyon ko, guys, konti lang yung koleksyon ko nito. No? Konti lang yung koleksyon ko nito. Sabi ko nga, bakit ano? Bakit na wala makita? Kasi, yun nga guys, you know? Sabi nga natin, sabi nga lang, nawawala, pasensya na kinawala kasi. Bakit nga daw gusto natin taasan? Eh, wala kang makita eh, diba? Katulad nga ng rare ang coin eh. Sobrang taas, maabot pa ng million. Oh. Bakit hindi ko tataasan? Technique yun eh, bentahan yun eh. Ha? Sabi na iba, tatawaran ka mababa. Eh, wala lang ang makita, isa na lang to. No? Oh, ngayon, bibili sa'yo ng mura. Eh, yung pala yung bumibili sa'yo, eh, buyer talaga. Seller-buyer, no? Buyer-seller. Oh, binili sa'yo ng mura. Kasi siya na sales to ka. Ikaw naman, wala kang alam. Oh, di yung mangyari ron. Bili lang mura sa'yo, binita niya na mahal. Di talo ka, di ba? Buti kung kaibigan mo, yung kamag-anak mo. No? Or personal use. Pero kung marketing, kung wala makita, taasan mo, guys. Taasan mo. Yun yung labanan sa marketing. Hindi mo pwedeng sabihin na mataas ka mag-presyo. Di. Chance mo na yun taasan eh. Kasi nga, wala makita eh. Hindi ka nagiging malupit. Naging realidad ka lang na yung coin mo mataas talaga. Kasi, isa na lang. No? Bakit ko sabihin na mataas ka mag-presyo, coin lang yan. 5 centavos. Misa may taong nag-image na gano'n. 5 lang yan. Oh, 5. Pero history to. Oh, rare to. Na, misa kasi yung mga taong nagtatanong lang gano'n eh. Walang alam yun, no? O, kahit sabihin mo, 1 botones yan eh. Eh kung dumaan ang mga 15th century, 17 o World War 1 eh. Diba? Sa Pornstar nga, pinipresyo ng 50 million eh, sa converted to peso na yun. O, yun sabihin, 5 lang to. Hindi. Kaya nga, makikaramdam ko sa marketing eh. Diba? Kung yun eh, wala na talaga nagbibenta, ikaw na lang. O, kasi hindi ka naman mukhang pera, binabaan mo lang 100. Kasi pala, more than 10,000, 20,000. Kasi ikaw na lang may hawak. Tapos yung taon na gano'n. O, sabihin natin, marami 5, pero kaya nga meron mga koleksyon na depende iba-ibang taon eh. Hindi porkit magkakamukha yan, pare-pareho presyo. Depende rin kayo, 1906 nga, di ba kay Jessica, 1 million, o. O, may 1907, o. Di ba kaya lang, lumiit ang percentage ng ano niya, silver, no? Yun guys, gusto kong habaan sana itong mga vlog natin, no? Minsan, kaya mabilis ako magsalita eh. Binabudget ko lang, more information yung binabato ko para mabilis, no? Hindi ko to gusto ko man habaan. Minsan eh, kinakapos tayo ng oras, no? Mahirap mag-edit lalo na pag 4K yung video natin. Ayun, sabi ko, taasan mo pag wala ang kalaban. Pero sa ngayon, nakita ko sa kanya, $2.46 na walang shipping.
maganda ba yun, wala kang makita, ganun ka baba. Hindi ako satisfied doon, no? Pero hindi naman sinasabi kung taasan, sakin tayo sa pag-inegosyo, taasan natin ang presyo. Ang totoo kasi wala kang kalaban eh, no? 55 million lang yan, no? Mababa yun. Mababa yun sa panahon natin, no? Sa panahon noon, nasa gitna yun, no? Eh hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko tataasan. Tataasan ko to, hindi ako sakin dahil tinaasan ko. Inaasan ko to kasi mataas talaga ang value. Yun yung katotohanan, no? Guys, ayaw natin humaba yung video, no? Kung gusto niyo magtanong, mag-message kayo sa akin kasi meron naman tayong message. Inasagot ko lahat, no? At sana huwag niyo kalimutan ulit, no? Bago tayo magtapos, no? Mag-subscribe kayo, no? Kasi konti pa lang yung subscriber natin, no? Tutulong tayo pag tayo na-monetize na. Nagkaparapo tayo, no? Eh, sa ulitin, hanggang sa uli. Subscribe, like, comment, or share, no? Guys, no? Huwag kayo mahiya. Magtanong kayo, sasagutin kayo. Thank you, thank you, thank you.